Okay, so this time we will discuss the first law applied in thermodynamics. So first, what we mean by the first law and how it will be applied to thermodynamics system, especially in the system. And so we will discuss about this in this topic. Okay, so. So next is a first law in an open steady flow system. So we will discussing about the first laws, and then of course we consider always the thermodynamic system, because all the thermodynamic system from its system. So if this is the figure of your system, so let's say for example motorcycle. Okay, so this is the engine of the motorcycle. So tayong potential energy, kinetic energy, internal energy, and then of course the non-flow work or the flow work. It can be non-flow work or flow work in the point one or the side one. At saka of course, kung may energy tayo na papasok dyan, kung may energy, process ng system ngayon, and then ilalabas yung as a waste or mga siya as a waste or the para maging ang iba nito ay gababalik dito pag closed system para maging cycle. And of course, kaya what is the purpose? Bakit gumawa tayo ng ganitong system? Para maka-generate tayo ng work, okay? Ito yung importante diyan, maka-generate tayo ng work. Okay, so next is that is the first law in an open or steady flow system. Open, pag ganito ha, open yan. Mayroon tayong potential energy, kinetic energy, internal energy, and then the workflow. Then, mayroon din tayong steady flow na. So, next, oh, ito yung open system na tinatawag. Pag sinabi na tong energy in is equivalent to energy out, yan ang tinatawag natin na conservation of energy. So conservation of energy, this balance. Okay, kung ilan yung input natin, ganun din yung output natin in an open system. So ito yung tinatawag again na energy balance, which is ni follow siya sa first law of thermodynamics. Okay, so yung energy in natin composed of potential energy. Okay, potential energy itawo in or the point one. So papasok plus papasok naman yung kinetic energy, internal energy papasok, at kaya 0.1 yan, 0.1, 0.1. Okay, work. Okay, work, so 1 din yan, plus heat. Kung mag-input tayo ng heat, papasok yung heat. Okay, so heat papasok yan, considering as 1 din yan kasi papasok. So pag wala na, equal to steady flow. Ito yung work na steady flow. Equal to out kasi. Supposed to be negative, but may equal sign tayo dito. Kaya positive na lahat. Kaya tulad, ikopihin mo lang. Okay? Ganun, kinetic energy, potential energy, internal energy, and then flow work sa natin. Ito yung nagkakaiba. Okay? Dito, Q or heat. Q stands for heat. Dito, steady flow. Kasi, pag ito yung system natin, di ba may mga papasok dito kanina ng mga potential energy, kinetic energy, internal energy, and so on. Marami lang yun. Tapos, lalabas siya dito. Okay? Lalabas siya dito. Tapos, nag-assume tayo dito kanina, doon, if go back to this, assume tayo ng lalabas, may lalabas tayo na nilagay natin yan. Kaya nilagay natin yan, steady flow work. If you notice, wala kaninang heat. Okay, ilalagay lang natin yung heat as input. Ayan, oh. Ayan, dito pala nilagay yung heat, papasok yan yung si heat, papasok. Diba? Kanina yung mga 1, papasok, 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 palabas, palabas, palabas. So, yung papasok is itong 0.1 tsaka yung
Q yung heat, yung papasok. Tingnan natin kung tama. Okay, tama nga. So, yan. Papasok, papasok, papasok. Papasok lahat. Then, ang Q papasok. Ito yung heat Q. Okay? So, what will happen is, manipulating this equation into algebra as an algebra. So, magagawa ka ng equation na ganon. Ganon yung magagawa mo eh. Ganon. Okay? So, ganon yung formula. So, by the way, pag halimbawa wala kang potential energy, let's say your elevation is equal or neglected, zero mo lang yan, zero. Zero. Ito din, kung wala, zero. But take note, huwag mong zero kung mayroong value sa problem kasi mayroon namang example tayo mamaya. Then, ayan, sinabi na nga niya pala. So, delta PE or the change in potential energy, the change in potential energy, by the way, class is, that is Z1 minus Z2. Kasi yung elevation natin, di ba? Yung Z1, ta Z1 niya, Z2. Like for example, assuming that the elevation is this, is equal. So, ayan, approximately equal to 2. Okay? Approximately equal to 2 yan. So, kaya 0. Ganun din sa kinetic energy. Ganun din sa kinetic energy class. So, assume na 0. By the way, yung kinetic energy is 1/2 m velocity squared or mass velocity squared. Ito. Ito naman, potential energy equal yan sa mgh kasi elevation, function of elevation, mass din gravity, function of elevation, h, or that is delta h pag ito. Pag ito naman, delta kinetic energy, delta velocity squared. Ganun yun. Zero kinetic energy. Delta h or delta h is change in enthalpy is equal to delta u plus delta flow work. So, ito yung sa first law of thermodynamics natin. So, sa first law of thermodynamics natin, ito yung equation. Q is equivalent to, yan, ito. Ito. Yan. Yan. Ah, di ba? Oh. Delta P, 0 daw. 0, wala na to. Delta Q, wala na daw to. Okay? So, take note na WF, W, delta WF, ano yung delta WF? That is equal to delta H. Delta H minus delta U. So, delta H minus delta U. So, substituting this equation, ito yung matitira. Yan. Ito yan. Okay? Tapos, asan na? 0, 0, 0. Ito. Ito. Delta H yan, di ba? Delta H yan, no? Delta H. Okay. Yan yung tinatawag na steady flow energy equation. Okay? That's why is FEE at steady flow. Ito yan, yeah. D. Ito, D. D. Ganon din yun kanina sa equation. Eh. Parehas lang. General formula. Ito naman yung equation sa heat. Ito. Dinerive kasi ito sa entropy. Hindi yung ganon. Ganun, ganito, di ba? Ito ngayon yung delta, delta Q yan eh. Delta S, ST. ST. Yung area ngayon yan ay heat yan. That is DQ. So that is why yung Q, that's why yung Q is equivalent to ito yung area, vertical, that is temperature. Ito DS, that's why D, TDS, yeah. TDS, yeah. Substituting, so that is now W sub F is equivalent to negative V derivative of pressure, yung general formula. Ito derive lang yan. So gagawa tayo ng another video for derivation exclusive sa
itong equation. Pero sa parsa ngayon, kasi dito sa may equation, may nahabol tayo na example maya. So, ayan, example na nga. Hindi nga nagkuhan tagal. Fluid enters an apparatus at 480 feet per second. Ay, velocity yan ha. Tandaan nyo, velocity. Enter, so sa point 1, sige lang. Tandaan natin na initially, the pressure of a fluid is 120, pa-enter din yan. The specific volume is, pa-enter din yan, specific volume. And the internal energy is, pa-enter din yan. Okay. The fluid leaves palabas, di ba? The fluid leaves, okay, palabas. The apparatus at 25 PSI, 25 pressure, absolute yan ha, A, absolute yan, absolute. Specific volume of 18 feet cube per mass, pound mass, that is specific volume. Yan, 18 ha, 18 yung palabas. Velocity, palabas, yan, palabas. So, palabas, energy, internal energy. Then, 10 BTU, ang yung heat loss, palabas. So, take note, pag may heat, the heat radiation loss, palabas yun sa system, may nasayang or may na-heat loss. So, determine that. Ngayon, nagawa tayo ng solution na yan. Sinabi na nga nyo. So, nakalagay na yan doon sa di ba sa point 1 kanina yung pressure natin to 120 psi, yung velocity natin papasok ay 5 specific volume, sorry, specific volume 5 cubic feet per pound, velocity natin is not the feet per second, that is 480, internal energy natin ay 383 yung papasok, may heat loss tayo, heat loss ha, palabas yan ha, palabas. So palabas, papasok ha, papasok. Ngayon, ito yung tinatawag natin sistema, system yan ha. Ito yung magpaprocess. Like for example, makina ba yan or something, heater, boiler. Basta system to, system. Labas, ito na, 25, 18, 120 yung ato, velocity to, 1,200 pala. Ito yung specific internal energy, 120 BTU, yan. Palabas, yan. So ngayon yung tinatanong, what is daw the work of steady flow? Okay? So what is the work of steady flow? So formula yung sa una ito, yan oh. Now ito hindi ni mention, wala to eh, zero to. But ito wag mong i-zero kasi may kinetic, may velocity doon eh. 'Di ba 1 half mv squared yan? 1 half mv squared meron yan, wag mong i-zero. Ito workflow meron yan kasi yung workflow is PV yan eh. Diba? Work flow of 1 is pressure 1, of course, that is the specific volume of 1. Diba? The same din dito sa 2. Work flow 2 is equivalent to pressure 2 is equal to pressure 2 and then the specific volume 2. Ganun lang. Oh, ito, 0 to eh. Wala yan eh. 0 to 0. Yan. Internal energy, mayroon yan. Ito yan. Value yan. Ito, mayroon to eh. Mayroon yan eh. Heat loss yung tawag yan. Heat loss. Heat loss. Tandaan nyo class ha. Pag walang given, zero nyo lang. Assume zero. So, ito yung inahanap natin. Yan. Okay na ba tayo dito? So, mayroon na. Ito, zero. Dito sa kabila. Ito yung hinahanap natin. Dito, 0. Ito, mayroon yan. Mayroon lang. 1 half mv squared yan eh. Diba? 1 half mv squared. May velocity, kinetic energy. Tandaan nyo, plus, pag kinetic energy, function of yung bilis ng fluid. So, ito, internal energy, mayroon yan eh. Mayroon yan. Ito, PV yan oh. Given yan eh. Given yung pressure, yung specific volume. Katulad din sa 0.1. Oh, yan o. Zero. Sabi niya, assume zero. Di ba? So, next, makagawa ka na ng equation na ganito. Yeah. Sige lang, substitute. Next slide, mayroon substitution siguro. Or, yan. Sabi na nga, o. Yan, kinetic energy. Yan. Palabas kanina, di ba?
velocity kasi yung formula niya na delta eh, delta change o oh, minus yun, delta kaya, di ba? Kinetic energy is equivalent to 1/2, di ba? Ano? Ano sunod, di ba? M delta V squared. Oh. Ito, ang tawag niyan, delta V squared, differential. Differential na yan. Differential minus difference minus energy. Sige, substitute. 1/2, yung mass ay wala. Ah, okay. Dinaw niya, di ba? Kasi yung mass eh, pupunta yan sa ilalim eh. Yeah. So, yan, gravity, 32.2 kasi English. Ah. Sige, okay lang, may conversion naman eh. Yan, oh. Conversion sa physics class, they cannot, very important yung unit analysis. Unit analysis and conversion. Diyan, may advantage ka dyan pag medyo magaling ka sa mga conversion. Kaya na lang naman siguro nito, di ba? Quantity. So, sige, oh, quantity. Yeah. So, over kuhan. So, ito nga yung answer. Calculate nyo lang class. I-calculate nyo. Tapos, kung subukan natin, baka mamaya mali ito. Yung iba kasi mali. This is 1, 2. And then is 480. And then, 32.2. Sakto nga, 18,700. So, note that the 1 BTU is, of course, conversion to eh, di ba? That is, 1 BTU is 778.169 foot-pound. Yung ginagamit lang minsan nila is 778 lang, wala na yung 1.69. Sige lang, equal po yan sa 1.013, di ba? Kilojoule. And so on. Sige, next. So kinetic energy is i-convert yan it sa ganito, di ba? So foot pound i-divide yan. So ito divide by 788 ito. Ito divide nito. Okay. So answer divide 788. So yan 23.83 hindi ko sinama yung point. Sige lang. So, approximately 24. Okay. Naman, di ba? For flow work. So, flow work, di ba? Sinabi ko, PV yan, PV. So, pag sinabi ko kanina, work of flow 1 is equivalent to pressure 1, velocity 1. Pag sinabing delta W from 1 to 2, of course, that is work flow 2 minus or for final then work flow of 1. Katulad din yan ang ginawa niya. Sinubstitute na eh. Ganyan lang yan eh. Diba? Ganun lang yan. Sige. So, substituting class. So, by the way, ang answer nito ay per mass yan kasi walang mass. So, specific yan. That's why nilagyan niya ng mass. Volume yan, malaking V, maliit na V, specific meaning specific volume. So ang unit nito ay nasa feet cube per mass, diya? Whereas ito nasa feet cube lang, diya? Yan, nilagyan mo ng mass, okay lang yun pag ganun, kasi yung unit analysis nga yung importante, lagyan mo ng mass. Ang importante lang, dapat pareha sila ng mass. Paano naging parehas to? Kasi papasok yan. Ganito din. Dito yun din papasok. Si mass 1 is equivalent to mass 2. Ganun. Conservation of mass. Patuloy nga. Diba? So, nilagay sa baba si mass. Ayan. Yan na yung nangyari. Diba? Ito, given to eh. Given to. Given din yan. Ito, given sa problem kanina. Yan, 25, di ba? 18, yan yung given eh, kanina. 125, given yan eh. Oh, bakit nilagyan ng ganito? Of course, para conversion lang yan eh. Kasi sa equation, wala yan dito. Yan. Conversion lang yan. Of course, 12 squared is 144 inch squared. So, di ba? What? That is 12 inches is equal to feet, 1 foot. I-squared mo, yung lalabas, 144. Ayan, convert. So,
cancel na ngayon yung feet, meron na matira sa baba, oh, di ba? Yung matira sa baba, foot pound, yeah? Bakit foot pound? Nandito yung pound, dalawa lang nawalan, cube to eh, isa pa, oh, mayroon pa isa. Of course, inch squared, cancel yan, inch squared. So, yan. So, nakuha ng answer, uy, negative. Negative, so meaning, negative yung flow work natin. So, meaning, hindi siya kapag-create. Sige lang, basta isali lang natin yung negative, ha? Negative plus, ha? Yan kasi yung nakuha natin. By the way, take note, huwag niyong palaging tandaan na from always, 2 minus 1 tayo, 2 minus 1. If you notice, di ba? Velocity, 2 minus 1, di ba? Meaning, final minus initial. Saan pa? Mayroon ba tayo? Wala na. So, sa kinetic energy, 2 minus 1. Huwag kalimutan na palaging final minus initial para hindi imalito. Saka nang magpahiro-hiro pag magaling na. So, ganito, substitute negative, negative. So, punta na, oh, yan, ha? Oh, 2 minus 1. Wag U1 minus U2. Kanina doon, sa velocity o sa kinetic energy, U2 ka, V2 ka minus V1. Tapos ngayon, pagdating sa internal energy, V1 minus V2, mali yan. Kaya ganito palagi. 2, correcto. 1, correct. Supposed to be dito yung mass eh. Basta yung unit lang yung tandaan nyo, magka-press dapat. Kasi yun yung primary rule sa algebra, diba? So, sa algebra pa. Okay, substitute. Given to eh. Diba? Given to kanina. Given. Given. To given. So, negative 6. Para mamaya substitute that. Oh, yan. Sinubstitute na. Substitute na. So, yung negative 10 equation nito. Kalimutan kong isulat eh. Yan, no? Q, yan, no? Q, Q, WSF plus delta P, delta K, delta U, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 3, 0, 2, potential, 1, 2, 3, 4, 4, 5, yan. So, negative 10. Bakit negative? Kasi sinabi niyang loss, eh. Loss. So, ito yung hinahanap natin. So, ito, kuha na natin yan. Nasolve natin yan sa U2 minus U1. Yeah? Ito, nakuha natin sa kinetic energy. Yan, 263. Ito sa WF, di ba? Delta. Di ba? Delta KE. Di ba? Delta U. Di ba? Delta U. Yan. Tapos, pag sinipsolve nyo yan, answer, pag inalkyo nyo yan, yung lalabas ito. Positive. So, positive. Indication ng positive ay, di ba, nag-create kanina. Ito yung 2. Ito yung 1. Yeah. Yung Q. Yeah. Yung loss ba? Loss. Tapos, nagtatanong ka ngayon, nag-assume ka na palabas si work steady flow. Yeah. Ito sa 1, di ba, may tayong potential. Pressure 1, velocity 1, etc. Ito din sa pressure 2, etc. etc. Velocity 2, etc. So, tinatanong ngayon natin yung system kung makapag-produce ba siya ng steady flow na work. So, positive yung answer niya. Meaning, may capacity tong system with respect to this input. May input ka dito kanina na given. And then, may output na given. Tapos, may losses na given. Tatanungin natin kung mag-assume tayo na palabas
makakapag-create ba tayo ng more steady flow? Tatanungin natin yung sarili. So, positive yung naging labas, meaning, okay. So, gagana to tong system na to. Nakapag-create siya ng steady flow. So, ganun. So, yung final answer nito ay, meaning, this system would be applicable with respect to this given from point 1 to point 2. So, example, may example na naman. So, a 4 kilogram per second of fluid enters a device with an initial pressure of, so, 1.1 fluid, yung bigat, yung velocity meter per second, parang SI unit na, SI metric yung unit. The fluid lives at 182 kPa. So, velocity, ito ay density naman, density. Binaligtad lang eh, kasi pag density is the reciprocal of specific volume, di ba? So, baliktarin ko lang yan, gamitin ko itong equation, specific volume na yan. So, next is, the heat loss from the device is 19, may heat loss tayo. Then, and the work done by the fluid is 332, work done by the fluid. So, mayroon tayong work done. So, may nagawa tayo na work from the system. Okay, work done. Naray, yan na. Work done by the system. Kung ito yung system, done niya ay work done. Okay, work done. May nakapalabat, nakapagpalabas siya ng energy na 232 kilowatts. Yung tanong ngayon ay, determine the change in internal energy delta U. Yung ninahanap, okay? O, ano daw yung delta U? Ganon din sa ginawa natin kanina. Related lang to eh. Oh, yan. Ginawa niya ito na tayo ng system, di ba? Sabi niya, may palabas tayo na losses. Wala naman sigurong losses na papasok, di ba? Kasi papalabas yan, sayang nga eh, waste yan. So, heat katulad ng heat na nafe-feel natin sa paa natin sa motor ng sa makina, losses yan. Hindi man natin ma-measure agad-agad kung ilan na init na yung nilabas niya. Pero, tulad na ganina, given to ya, balikan nyo lang yung question, given yan eh. Balikan nyo lang yung question, ito, given to eh. Kasi, sinulat nga niya kasi given. Ito, losses, okay. Yung tinatanong delta U, 'di ba? So well, hindi siya naglagay ng paganon yung delta U or paganon, 'di ba? Kaya tayo mag-assume, 'di ba? Delta U, mag-assume tayo. Pwede tayong pumili U to minus U1. Pwede rin delta U natin is U1 minus U2. Ano lang yung tandaan natin, class? Siyempre, di ba? Yung sinabi ko na, pag magsimula tayo sa U2, pag magsimula tayo sa kinetic energy delta, okay, delta kinetic energy or the change in kinetic energy terms. Pag sinabi natin kinetic energy 2 minus kinetic energy 1. Now, sundin na natin lahat. From 2 to 1, delta U. U to 1. Huwag tayong pabaiba-iba kasi marong tayo niyan. So, nakasanayan natin U minus 1. Sige, U minus 1 yung gamitin natin. Okay. So, applying the first law of thermodynamics, sabi niya, okay. So, energy in must be equal to out. Okay, sige. So, ito, binigay ba yung elevation? Wala, ay zero natin to. Kinetic energy, mayroon. Delta U, waiting. Ito, tanda na natin, waiting na kayo. So, ito, makuha to eh, may mga pressure eh. Ito din eh, makuha din eh, may pressure. So, ayan, binigay na eh. Take note class, bakit negative na siya, negative yung dito eh. Tingnan mo ha.
So nagtap nag ano yun? Nagtap nagkat magkatabi sila, di ba? Pag nilabas mo yan sa equal sign, negative talaga yan, di ba? Pag nilagay mo sa labas, ganun lang yung algebra basic. Matindi kayo niyan. Matindi kayo niyan sa algebra. So ganun. This will be the, so assume 0. Yan, zero na natin. So next. Yan na nga. Dara, solve na. Inisa-isa na niya. So, yan, di ba? Solve. Ito, substitute. Given yan, ang given 150, 70 given din yan. Substitute. Take note yung unit na. Palaging yung unit na ka. Alalay, di ba? Alalay, salakay. Kilonewton, so, 1,000 newton is equal to 1 kilonewton, tama ba? O, di ba? Conversion lang yan. Huwag kayong magtaka. Yeah? Huwag kayong magtaka. Uy, bakit nawala si gravity? 9.81 meter per second squared. Ay, huwag niya kayong magtaka niyan kasi, di ba, pwede rin. Kasi, is equal to newton. Okay? So, kaya, yan. Or, pwede rin yan sa newton. Ito, 1 na yan. Is equal to 1. Okay? Yan. So, conversion. Ito, conversion. 1,000 newton is equivalent to 1 kilonewton. So, the answer is 8.8 kilojoule per kilogram. For flow work, so, flow work is yun. 2, ha? 2 palagi. 2. Then, 2, 2, 2, 2. Yan. Take note daw na reciprocal. Yan. Dali lang yan. Sige. So, ito. Yan, di ba? Ito. Yan, di ba? 1 over density 1. 1 over density 2. Okay, guys. Ito, 1. Diba? So, take note. Ito, pressure given. Given. 1 over density 1, given yung 0.8. Given to kanina. So, ito, given din. 3.0 yung density palabas. Meron tayong non-flow work. Negative 5.8. Substituting the value. Ayan, substitute. Negative 19 yung heat loss natin. Diba? So, oh, bakit yung 2, 3, 2? Given to yan, given to kanina. So, kilojoule per kilogram. So, may mas tayo na 4 kilogram per second. Given to, ha? Sa pinakauna na sa sentence. Diba? 4 kilogram per second. So, notice nyo yung unit, kilojoule per kilogram. Hindi siya compatible. Kaya, i-multiply natin yung mass. Kasi, may, okay lang naman yan. Kasi, mass conservation tayo. So, i-multiply natin 1/4 or the reciprocal. Kasi, cancel yung second. Yung unit ay the same na kilojoule over kilogram. Okay, kilojoule per kilogram, okay naman to eh. Dito kaya kilojoule kilogram, okay naman. So mayroon tayong internal energy na negative 79.97. Ano yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin yan, di ba, nag-assume tayo sa equation na ginawa natin, yung delta U natin ay U to may ganun yung pattern natin eh. So negative yung answer, meaning mas malaki si internal energy sa papasok. So mas malaki yung value ng internal energy sa papasok dan sa palabas, kasi pag malaki yung value nito, magiging negative ang answer kasi negative yan. So yung indication lang nito, mas malaki si internal energy 1 sa system natin. So, yung papasok na internal energy natin is malaki kaysa sa internal energy sa 2. Okay? So, okay.
So then this is a decrease in internal energy. So di ba? Decrease. So di ba? Mas malaki si internal energy sa 1, di ba? Malaki si internal energy sa 1. Bakit decrease? So galing sa malaki, lumiit kasi maliit yung value ng internal energy sa 2. That's why yung sabi niya, this is a decrease in internal energy.